Hi guys, it's Christine and this is our family budget. So today, I have three steps na gusto nyo ituro sa inyo kung paano makakatipid sa pag-grocery at hassle-free, especially sa mga nanay na mayroong mga anak na dinadala sa grocery stores. Yes, I feel you dahil yun din yung scenario ko. So today, i-share ko sa inyo. So first, ang una kong ginagawa is first talaga, ito rin dapat nyo gawin, check your refrigerator, check your cabinet, lahat dapat nyo i-check kung ano yung meron pa kayo. So I have examples here. Yan, yan yung sample ko sa inyo. Sinusulat ko siya lahat. So ito yung laman ng ref ko, ng cabinet. Ang laman ng cabinet, nilista ko din lahat. So, para alam mo kung anong meron ka, para hindi nagkaka-doble-doble ang mga pinamili mo, diba? Para alam mo kung ano yung isasali mo dito sa meal plan mo. So, after that, natapos mo na ang paglista na inyong mga leftovers or mga sobra sa inyong past na kinsena na pagkain. So, kailangan mo nang pumunta sa mag-meal plan ka na. So, pagkatapos kung maglista doon, mag-meal plan na. So, I have here, meron akong example. Papakita sa inyo. So, yan. I have breakfast, lunch, and dinner. So, ang ginagawa ko is, nililista ko siya August to September 10 kasi this is good only for 16 days kasi 31, ano yun, hanggang 31 ngayon, diba? So, up to 16 days. Kasi 10, yun yung sa akin ng asawa ko, 10 and 25. So, gumagawa ko twice a month. Twice a month. Or sometimes once a month. But now, ginawa ko siyang twice a month kasi hindi nagkakasya sa ref namin yung mga pinamili ko. So, yun. So, I have lunch. Breakfast. So, napapansin nyo, walang lunch. Dalawa lang yung lunch na inilista ko dyan. Because usually kami lang anak ko sa lunch, so naglagay ako ng lunch sa rest day lang ng asawa ko. So yan, pagkatapos yung mag-meal plan like that, sorry for the erasures, mga pinalitan ko siya. So pagkatapos yung mag-meal plan, kailangan nyo nang magsulat sa inyong mga kailangan bilhin, diba? So I have here ganito yung samples ko, aking grocery list. Minus muna dito, okay? Dito muna. So, yan. Yan yung aking grocery list. So, ito yung mga pagkain. Yung mga kailangan kong bilhin. So, kasali na din. Ano ba yun? Pag nag-meal plan kayo, isalin nyo na yung mga, kalimutan ko sabihin, yung inilista nyo dito, diba? So, napapansin nyo, I have mga minus one, para alam ko na tapos ko na siyang nilista sa meal plan ko. So, alam ko kung, example, I have 4. So, pag naglista na ako ng fried, I have 4 natira na fish. So, minus 1, so 3 na. So, alam ko, kasi naklista na ako ng isang fried fish dito. So, kailangan ko mag minus 1 para alam ko. So, yan. So, this is number 1. And number 2 is mag meal plan, okay? And then, number 3, ito na ang ating grocery list. So, ito na. Sinulat ko siya lahat. And then, dito sa kabila is ito yung mga toiletries namin. So, like, sabon, shampoo, toothpaste, ganun, yung mga toiletries, tissue paper, lahat yung gusto yung bilhin ng mga toiletries, yan. So, ako, personally sa amin, for quincena is, ang aming budget is 2,000 pesos sa aming pagkain. So, food and then 1,000 pesos aming toiletries. So, total is 3,000 pesos. So, as can you see, yung total ko dyan is 1,700 sa aking pagkain. So, I have 300 left. Sinadya ko siya niya ganyan kasi merong mga, usually, for example, sa milk ng anak ko pag naubos siya. So, I have money pa na natira. So, hindi ko siya inuubos talaga lahat. So, yun yung tip ko, okay? Kailangan magtira ka. Hindi pwedeng ubusin mo lahat, diba?
mayroon akong miscellaneous na pag na-short ako sa aking budget sa pagkain, dun ko siya kinukuha, but then hindi ko siya talaga inaasa doon. Talagang for emergencies lang yun, kung wala na talaga, kasi na-short na, diba? Mga unexpected expenses, ganun. So, I have here also, may sobra din ako sa aking toiletries. So, depende na sa akin yung kung ano yung itadagdag ko. But, pag kumpleto naman ako, so, wala na akong idadagdag. So, I have extra money pa. So, that's it. Ganun ko ginagawa ang aking meal plan. Or, I mean, step by step na ginagawa namin before pumunta ako sa store. So, what is the benefit? Ano ba yung benefit na nakukuha ko dito? Well, hassle-free. Yung impulse buying means hindi ka kuha ng kuha na hindi mo naman talaga kailangan. Ang tendency nun is hindi mo alam na sumusobra ka na pala sa iyong gastos. So, yun. And also, sa meal plan is, alam ko kung ano yung ulamin namin, kasi before talagang nasistress ako kung saka ko pa pinaplano yung ulamin namin pag kinabukasan paggabi na, tapos poproblemahin ko pa kung ano yung ulamin namin sa next. So, yun yung problema. So, yun yung mga benefits na nakukuha ko dito sa akin step by step na ginagawa every quincena or every month, okay? So, I hope na nakatulong ako sa inyong So, I hope mag-subscribe kayo para ma-update kayo. Please subscribe and like or comment below kung meron kayong mga tanong. Okay? So, yun lang po. See you in my next video. Bye!